Dahil ngayon ay kasagsagan ng pagdami ng mga baboy namin dahil sa dami ng mga inhing ng anak ay nagdagdag din tayo ng pabahay para sa mga baboy. Ang target budget ko dito sa paggawa ng pabahay ng baboy ay 10,000 pesos. Dahil yung ibang materyales na gamitin namin ay yung nakukuha na rin dito sa paligid katulad ng kawayan, yung mga kahoy. At sa pagkarpentero, doon lang kami nagbayad pagdating sa paggawa nitong sahig na semento. At yung iba namang gagawin, yung pagtayo ng haligi at yung bubong ay kami na rin mismo gagawa. Biglaan din kasi naisip namin ito paggawa ng bahay ng baboy. Dati kasi ang plano lang namin ay kapag nanganak yung mga inahin ay ibebenta na namin yung biik. Pero ngayon ay nakita kasi natin yung magandang potensyal doon sa mga biik naman na palakihin natin kahit na hanggang pang litsunin. Yung mga inahing baboy kasi namin nito is mixed breed. Meron din silang blood ng native at may blood sila ng mga white pigs na iba-ibang lahi na nagmi-mix-mix na yung lahi nila. Kung kaya't kahit dito sa kanila mga biik na pinapalaki natin ay bagay na bagay pa rin sa panglitsunin. Dito naman sa mga baboy namin, hindi rin tayo naghahabol ng malaking ROI dahil yung mga inahing baboy namin ay galing lamang din sa mga anak ng mga dati din naming mga inahing baboy at sila din naman ay pinapalaki natin gamit yung mga natural na mga pagkain na available na rin dito sa bukid. Pero itong mga bagong biik namin ngayon na palalakihin natin bilang panglitsunin, sila naman ay ating ilalagay sa loob ng ating kulungan na pinagawa. Pero yun naman ay palalakihin natin sila gamit naman ay pure feeds para mas mabilis namang lumaki. At maghalo-halo na lang tayo kapag sila ay malapit na ma-harvest, doon ay halo-haluan na rin natin ng mga natural na pagkain din na available na dito. Lalong-lalo ngayon na madaming mga mangga, so madaming mga nanglalaglag na mga mangga, so pwede rin natin idagdag na pagkain o ibigay doon sa mga panglitsun ng mga baboy yun. Ganon din yung mga natural na pagkain na nandito, yung mga saging, kasaba, na makuha pa rin natin yung magandang quality ng mga panglitsunin ng mga baboy. Dito naman sa pinapagawa naming housing ng baboy ay medyo kinapos din tayo doon sa budget nating 10,000 pesos, nagdagdag pa tayo at siguro hanggang matapos ito ay baka madagdagan pa lalo. Yung initial kasi natin nagastos ng una sa materials ay bumili kami ng 15 pirasong yero na may habang 12 feet at ito ay nakakalaga ng 320 pesos ang bawat isa. Kaya't yung 15 yon ay gumastos tayo ng 4,800 at bumili rin ako ng 8 sako ng semento at yun na may nakakalaga ng 225 pesos ang bawat isa at total nun ay 1,800. At bumili din ako ng 1 kilo ng pako, yung umbrella na para sa yero, 1 kilo nun, tapos 1 kilo ng number 4, 1 kilo number 3, 1 kilo din ng number 2 na pako para yun na may gagamitin doon sa mga kahoy naman na parte nitong ating paggawa ng bahay ng mga baboy. At doon sa mga materials na nabanggit natin ay umabot na rin yun ng total of 7,000 pesos. At kung mapapansin ninyo, wala tayong nabanggit na bakal dahil hindi na namin nilagyan ng bakal yung ilalim nito. Actually, nagdagdag lang ako ng bakal dahil ngay pinanlagay ko doon sa poste para kapitan ng poste na ilalagay namin. Yung hindi na paglalagay ng bakal doon sa ilalim ng flooring ay option ko na rin yun dahil ngay medyo maliit nga rin naman talaga yung budget natin. At doon naman sa mga nauna namin ginawang mga housing ng baboy ay wala rin mga bakal pero nagtagal din naman. Na kahit doon sa preference area namin, yung kinakainan ng baboy namin, wala rin bakal sa ilalim yon pero nagtagal din. Dahil nga rin yung lupa dito sa amin ay siksik at clay soil kaya talagang matigas yung lupa at hindi na masyadong nagalaw kaya hindi naman sopan nagkakabitak-bitak yung mga semento dito. Lalong-lalo na at malayo din naman tayo sa kalsada. Pero kung sa area natin ay gusto natin talagang pang matibay na, pang matagalan na, so maganda, lagyan mo na rin ng bakal kasi para isahan lang talaga yung gawa. Bukod doon sa nauna nating nabanggit ng materials halagang 7,000 pesos, nadagdagan ninyo na 500 pesos para doon sa bakal na binili ko na siya magiging kapitan ng poste. Pinakyaw naman ng mga pinsan ko yung paggawa ng sahig sa halagang 2,000 pesos para doon sa kanilang labor. So yun ay natapos naman nila ng isang araw at kalahati. At dahil marami naman tayong alaga dito na pang-ulam, so libre din ang lunch nila. At dito kasi kapag kaarawan naman nila pinasok yun, dito sa lugar namin sa probinsya, ang sinisingil ng karpentero is 500 pesos per day, tapos yung labor naman is 400 pesos per day. Dalawa silang gumawa at talaga nga rin namang napakabilis din magtrabaho nito mga pinsan ko. At doon sa nauna nating gastos ay umabot na rin tayo ng 9,500 pesos total. At may dagdag pa tayo dito, muntikan ko nang nalimutan, yung pampatabas naman ng niyog. Dahil nga dito sa amin may mga nangatumbang niyog, so pinatabas namin yon sa halagang 2,000 pesos naman. At lumagpas na rin tayo ng 10,000 pesos doon pa lang to sa budget hanggang sa bubong. Actually, marami-rami pa rin tayong idadagdag dito, kaya siguro baka abutin pa tayo ng mga 15,000 pesos sa lahat-lahat ng mga gastos natin. Pero yung mga nababanggit naman natin na yan ay talagang napakaliit nga rin naman compared doon sa mga nagpapatayo talaga ng mga solid na mga pigiri. Dahil yung iba, inaabot pa yan ng halos 100,000 para doon sa pagpapagawa nila ng pigiri. Itong atin, dahil kasama pa rin ito na pag-uumpisa, ay low budget pa lamang ito. Pero kapag tayo ay may fix na rin na area na paglalagay ng pigiri, or kapag meron na rin tayong malaking budget mula doon sa ating pinagbentahan ng ating mga produkto dito, ay makakabuo na rin tayo ng mas fix, mas malawakan, o mas malaki na pigiri para sa pangmaramihan na rin ng mga baboy. So, dahil dito naman, sinishare natin mula ng pagpapalaki natin ng mga inahing baboy, sa paraan namin na pag-alaga ng mga inahing baboy, hanggang sa nanganak, at hanggang doon naman sa pag-alaga ng panglitsyon naman, yung mga susunod na naman ng mga kwento nating isishare sa inyo. At muli po, maraming salamat sa inyong pagsama, pagsubaybay dito sa aming mga video.